Pero ayan, bigyan ko kayo ng konting update sa aking mga halaman. Silipin niyo ang aking mga babies. Ito yata dark form ata to, guys. Kung sinong mga nakakaalam. Kasi alam pa rin sila kalalaki dyan. Ayan. At si Monstera ko, na gusto ko ito naman, guys, yung ating moonlight. O moonshine. Na singonium. Ang ganda niya. Nakita nyo ng update. At eto ang aking ililipat, guys. Kasi napansin ko talaga sa kanya, hindi ito sumusuloy. Ang tagal-tagal niya talaga na sabi ko baka need niya lang ng time. Pero sobrang time naman need mo, besh. Doon ako. Di ba? Parang ano ba? Gano ba karaming time pa? Pero naisip ko baka sa soil mixture niya na rin. Kasi nga ang soil mix na ginamit ko dito, guys, is yung Coco Cubes. Coco Feet. Yeah, oh, Coco Feet, Coco Cubes, at saka rice hull. Saka may carbonated rice hull din to. At sige, magpit-pitan pa, di ba? Pero eto na nga, gusto ko na siyang palitan. Kasi yun yung napansin ko sa kanya. Need niya talaga, siguro talaga ng isang variety ng soil mixture na soilless. Kaya, papakita ko sa inyo, eto siya. Eto, kita. Eto guys, eto, isang sako na ganito. Ayan. Eto guys, ay in-order ko kay Plant Demia PH. Yan, may soil mixture na rin sila. Kasi isa yun guys, sa talagang nirecommend ko sa kanila. O, siguro may iba pang nagre-recommend sa kanila. Kasi meron talaga silang sariling soil mixture. Pero dun lang nila nung una nilalagay sa halaman nila. Kaso yung napansin ko, katulad nito guys, para kita ko kayo ng example. Katulad nito, ito. Kanila to eh. Ito yung Goldie Eye. Napansin ko talaga na wala siyang tigil ng dahon. Ito, bagong dahon na to. Ayan. Tapos ito, may bago na naman siyang pasuloy. Ito kasi nabali ng aking pusa. Kaya, sorry naman. Pero ayan, may magkakabago na siya. Tsaka ang healthy nung halaman. Look, kasi soil, ang soil mixture nila is soilless. Kaya yan, na-controversial ako. Kaya kinulit ko sila ng kinulit. Sabi ko, mag-release na kayo ng soil mixture nyo. Kasi isa sa nagustuhan ko talaga sa soil mixture nila is yung acacia leaves. Nitrogen siya sa halaman. Na yun yung nagbibigay syempre ng air. Kumbaga sa atin, di ba, hangin dito na nilalanghap natin. Syempre, ang mga halaman, kailangan din nila yon. Kaya minsan, yung sobrang dami ng lupa sa halaman, nakakasopokate din yun na hindi sila makahinga, hindi makaikot ng normal yung root sa ilalim. Kaya isa guys sa ginagamit for philodendron or aroids plants is soilless kasi mas kailangan nila yung roots nila makahinga. Kasi dun sila kumukuha ng pagpapalaki sa mga dahon. Kaya hindi na, kaya kung napapansin nyo, maliliit lang yung ginagamit nila mga pots. Karaniwan nang nakikita nyo sa mga nag-aaral o nag-aaral tungkol sa mga paghahalaman, napansin nyo maliit yung pots nila. Hindi dahil sa nagtitipid sila sa pots, hindi yun. Kasi guys, sa maliit ang pots, mas nakukuha nyo yung nutrients na nilalagay mo sa iyong halaman. Kaya instead na ang roots ang lalaki, ang lumalaki ay yung dahon. Ayan, ang isang tips 101 na huwag niyong kakalimutan. Kaya minsan, hindi importante yung malaki yung pots. Ang importante doon ay kung healthy ba siya o nakukuha niya lahat ng nutrients na kailangan niya o na kailangan ng isang halaman. Kaya ayan, dako tayo dito sa ating soil mixture na soilless from Plant Demia. Thank you po. Sobrang thank you. Kasi guys, normally, nakuha ko nun kay Ate Anne. Kaso nga lang, guys, sobra ng traffic sa Laguna. Sobra, na ang pagka-traffic. Siyempre, napakamahal din naman kung ipapalalamog pa or pasiship pa. Parang, instead na ipapaship ko pa, diba, ibili ko na lang. Buti na lang, nakilala ko sila Jim and Anne dyan kay Plant Demia. Kasi, ang ganda rin ng mixture nila. Iba't-iba talaga sila ng mixture. Pakita ko sa inyo yung update ng halaman ko at shout out sa aking pusa. Isa siya sa mga nagpapalala ng halaman ko na minsan sira-sira, diba?
na ang ganda talaga ng naging outcome ng halaman ko. Kasi isa sa nakita ko yung acacia leaves nila at yung acacia bark. Yung iba nilalagyan ng cinnamon bark, pero yun nga medyo complicated pa si cinnamon bark kasi mahal. Tapos meron din sila ng mga carbonized halves. Basta papakita ko sa inyo. Pero eto guys, nagkakalaga ng... Correct me if I'm wrong, Jim and Ann. Pero tingin ko, nasa 250 ata yung ganito nila. Ayan, from Cavite, ano lang sila guys, Cavite, Cavite. Kung mga interested, pwede kayong gumawa at pwede na lang din kayo magpa-deliver. Kasi yung mga ano nito, yung mga measurement, hindi ko guys alam. Kasi tinanong niyo ako, talaga tinatanong niyo ako kung anong mixture. Ayan, pinakita ko na nga sa inyo guys. Yun yung napansin ko talaga, trinay ko talaga siya at sobrang ganda na nangyari sa akin. Thank you talaga. Ayan, buksan na natin. Sana may mag-abot ng gunting dito. Ming, ano ba? Ming! Ming! Ayan. Pero ayan, ang ano ha, ang ganda, nakasiptay talaga ha. Ito yung mixture niya. Ayan. Kita ba? Ayan, i-sasalin natin. May pusa on the side. Parang gusto niya ata ito. Ayan. Ayan ang kanilang mixture. Lagyan pa natin ng mas up close. Ayan guys, yung soil mixture nila. Lagyan lang natin ng up close ng soil mixture na meron sila. Ay, kumbaga kung ano yung mixture ng soilless nila. Ito guys is humus. Ayan. Medyo malalaki kasi... May mga ibig sabihin sila, baka may munggo kasi nito eh, may munggo rin na yung pinakamaliit. And then ito yung malaki. May explanation din naman diyan, pero sabi nila mas maganda daw yung airflow pag ganito kalalaki. Kasi yung maliliit more on sa mga succulent 'yun eh. Tapos ito may carbonized hull. Yan, may carbonized hull at parang may special something something pa silang nilagay. Pero ito talaga si acacia leaves. Ayan. Merong tong ano eh, merong measurement na hindi ko na itinanong at syempre guys, ano, special nila yung pero syempre may special pa rito kasi hindi lang naman to carbonized hull. Pwede rin may nilagay sila dito na mga vermicast, ganun. Pero isa siya sa tatanungin natin at pwede nyo rin silang kulitin, wag lang ako. Pero ayan din, ito yung soil mixture nila. Kaya yan yung ipapalit natin dito sa aking glorious na dark form. So ito, tarepat muna natin ito guys. Pakikita ko lang sa inyo kung ano na ba nangyayari sa ilalim niya. At yes, para siyang naru-root rot. Ayan o. So ito yung nangyari sa kanya. Ito guys yung root rot na sinasabi. Nabubulok siya kaya pala parang hindi to sumusuloy, hindi to maano, hindi nagtutuloy, hindi pa siya nagtutuloy. So survive pa natin. Kasi ano naman si philodendron, matatag, pero nalungkot ako dun. Ito rin o, naro-root rot na rin siya, pero buti na lang talaga maagapan ko siya. Kaya yan, ayan yung, ayan ha, ito yung soil mixture niya. Ipa, coco, peat, at saka ano, parang may vermicast ata to. Ayan. Kaya palitan na natin. Samahan nyo ako sa pagpalit. So, ito, lipat na natin. May coco peat naman to guys, pero kaya pala siya ganun. Pero okay lang yan. Mapapakinabangan naman to. Diba, mayroon pa siyang bulate. Oh. Hindi ako takot dyan. Sorry. Bulate lang yan. Oh, ayan. Ayan. Bulate lang yan, guys. Ayan, napansin ko, ano, basang-basa ang ilalim niya. Kasi nga, ano eh, coco fit eh. Tsaka, ano, tsaka coco cubes. Ayan. Lipat lang natin siya. Kung tatanungin niyo ako guys, bakit ko naging paborito si Glorious? Iba kasi talaga yung dating niya, no? Na iba, kahit sino ata, sino ba sa inyo yung unang kita pa lang? Unang kita pa lang kay ano eh, na in love na kayo. Wag na wag niyo rin guys, kakalimutan yung draining niya ha. Isa yan sa importanteng mahalaga.
Ito kasi may ano to guys eh, may lupa. Kaya ganito siya. Mapipil mo naman kapag may lupa. Mapipil ng kamay mo. Kaya ayan. Kaya ayan, ito yung ito. Ang ganda niya, no? Ang ganda-ganda nito. Kaya ito, ito yung gagamitin natin. Kita ba to? Kita rin. Lagyan lang natin sa ilalim. Yung iba, nilalagyan ng, mas nilalagyan nila ng coco cube sa ilalim. Ayan. Pag medyo half na siya, half na yung ano, napaglagyan nyo. Lagyan nyo ng konting Osmo Coke. Ayan. Ayan. Okay na yan. Slow release lang naman si Osmo Coke. Kaya walang problema. Then, ayan. Lagay na natin. Hanapan nyo na ng pwesto. Paano nyo siya papagandahin. Pero, ayan. And then, ayan. 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 Sarap yung pwede. Sarap yung ang ganda ng ano nila, nung mixture nila. Parang may vermicast to. Hindi ko sure. Pero ito lang kasi guys yung ginagamit ko. Kaya okay lang kung medyo damihan nyo na yan. Walang problema dyan. Yan na. Okay na yan. Halos, halos lahat na nakikilala ko na plant expert. Laging may acacia leaves. Laging may acacia leaves. Yan lang. Lagyan nyo lang ng Osmo Coke. Ito yung matakot sa Osmo Coke. Bugbugin nyo yan ng Osmo Coke. Walang problema. Kaya yan. So, ayun. Nakita nyo na yung unang pot na natin. Na unang halaman na nirepot natin. Yes. Medyo panatag na ako. Kaya guys, kung gusto nyo matry yung soil mixture nila, pwede nyo po silang kontakin at pwedeng-pwede nyo rin itry. Pero guys, dun sa mga magkaka-interest, bala ko magpa-giveaway sa inyo nitong soil mixture nila. Babayaran ko, Jimin Anna. Babayaran ko. Magpapag-giveaway ako guys ng 5 lucky winner sa inyo. Sana okay lang naman ipalalamod siya, di ba? Ay, okay lang naman na EJRS siya or LDC. Tingin ko wala namang hindi complicated pa ganito. Huwag nyo lang kalimutan na mag-follow and like kay La Plantdemia PH. Nagla-live selling sila guys at ngayon, follow and like nyo lang sila. At the same time, syempre nakasubscribe po kayo sa aming channel at follow and like nyo rin po yung Simply David Engine. And then, i-share nyo na lang din po itong video na to at the same time at comment down below nyo kung ano ba ang nahalaman, ang gusto nyong pag-trylan ng soilless mixture nito. Kaya guys, sa inyong lahat, thank you so much. At syempre, titake ko na lang din tong opportunity na to para makapagpa-thank you sa inyong lahat. So, yan, bago ako mag-thank you sa inyo, gusto ko lang din i-repot tong eto. Kasi, tingnan nyo naman siya. Ang yari kasi, nanilaw to. Eto, gusto ko rin ipakita sa inyo kung paano ko to i-repot. Eto si Vipenopolium. Etong si, yung iba eh, mas kilala sa tawag na horsehead. Yan, irerepot ko siya kasi medyo nanilaw din yung part na to. Nagkaroon siya ng dilaw-dilaw. Kaya, papalitan ko. Same mixture kasi yung pinagawan ko nito kay Glorioso na Dark Corn. Kaya, ipapalit ko na rin siya ng soilless na nito, na mixture na to. Kaya yan, pakikita ko sa inyo siya uli. So, ito na nga yung soil mixture nila na soilless. Kaya yan, tikman-tikman natin. Okay, magkaroon tayo ng soilless mixture mukbang. Joke lang. So, pagkatapos natin i-repot tong isa, eto naman itasang si Vipen. Pero talaga yung pusa ko medyo awkward. Pero ang cute to, tingnan nyo si ano, malaki talagang tulong nung shell na to. Napatunayan ko na yan. Kaya yan. So, ito yung isang plant na gusto kong i-repot. Pero mukha naman siya maayos pala. Maayos yung ugat niya. Oh, ayan. Diba? Ang ganda ng ugat niya. Pero re-repot natin siya kasi may mga bago na siyang pasubog. At paalisin natin. So, ito na nga. Tinanggal ko na siya. Huwag nyo kakalimutan yung draining ha sa ilalim. Kasi napaka-important. Pero dalawa na siya oh. Ayan, dalawa na siya no. Parang gusto ko nang i-ano yung isa. Gusto ko na din.
Muna nga lang tayo. Ayan. Nakita ko na lang sa inyo. Paano. Malaking tulong talaga yung carbonized halt din eh. Kasi para siyang naging charcoal, diba? Then, para siya naging charcoal. Mas para siya naging charcoal. Tapos lagyan niya lang ng Osmo ko. Ayan. Parang ano na lang. Huwag niyo sisinghutin ng Osmo ko, ha? Lalagay lang yan sa lupa. Then, lagay natin ito. Parang pwede na kasi i-propagate eh, no? Ang dami na, oh. Ang dami ng pang-propagation nito. Pero, huwag na lang. Hayaan nyo na lang siya dito. Tignan natin kung anong kakalabasan nito. Pero, pwede na talaga siyang i-propagate. Pwede ko na siya paghiwalayan, no? Paghiwalayan ko na kaya. Ito kaya, i-ano ko. Ilagay ko sa ibang pot. Tapos, i-swap natin, no? Ayan. Iniisip ko pa, ang problema ko, wala kasi akong iba ng paso. Wala na akong paso. Medyo ano lang ako dito sa isa. Kasi ang laki niya na eh. Kailangan may kapitan tong isang ito. Kailangan niya ng kapit. Besh. Kailangan niya may kapitan. Malaki kasi siya eh. Oh. Balik. Balik muna. Balik. Balik. So, ayun. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, thank you. Lalong-lalo na kay Jim and Ann, kay Plant Demia PH, sa walang sawa niyong pag-suporta. Alam ko lagi kayo nandyan at alam niyo rin na lagi akong nandyan para sa inyo. Thank you so much. Siyempre kay Precious Garden, kay Tita Ning, thank you. At guys, hintayin nyo yung pagbabalik natin kay Tita Perla, dyan kay Casey Garden dahil sisilipin natin yung kanyang garden ngayon. The same time kay Infinite Soul, kay Sis Monique, dyan sa inyong garden, dyan kay Monstera. Gusto ko talaga masilip siya this day. Naka-schedule na kami pero laging nauurong. Pero yan, makikita nyo yun sa mga next na video magkakaroon tayo. Pero thank you din kay EJ Beats Vlog. Yan, may YouTube channel po sila. Please subscribe naman po dahil libre lang naman yan. Kay Emer Marshall dyan from Imus. Thank you po. From Dasmo naman po ako. Kay Brian Apilatian Be, thank you so much. One of this day, kung pwede lang, kunin kita, tapos ipasal kita sa silang, walang problema yun. Kay Quincy Daily Life, may YouTube channel din po, si Ate Mercy, dyan sa Quincy Daily Life, sila po yung may-ari ng Tamers Garden. Kay Peang, thank you, kay Liza Ibarra, Pamela Dialogo, Ayu Checo, yan. Thank you, sis. Alam mo, magkakakulab tayo. Walang problem. Hintayin kita. Kay Maureen Pagapong, yan. Thank you. Kay Alimbert Argolida. Kay Lavinia Bitonio, yan. Thank you, sis. Kay Cherry Tesico. Kay Bing Bantilo. Kay Sally Arteta. Kay Juby Cancino. Kay Romel Pen, syempre. Kay Tessie Medina. Kay Maureen Pagapong, kay Gloria Morales, kay Matthew Golen, kay Cherry Tesico, yan, kay Aling Shaleni, syempre, solid sa mga pag-suporta. Kay Veronica Berry, kay Tessie Medina, kay MC Daily, syempre, thank you so much, be. Kay Ann Reyes, kay Grace Malalo, kay Raquel Gonzalez, Zizi Pandan, yan, thank you. Kay Jenny Puertos, eto ang hindi ko ma-pronounce. Kay Sheherazade Gamboa. Ayan, thank you. Kay Carmelita Patuga from UAE. Yan, thank you po. Kay Opelia Huenda. Yan, thank you po. Kay Nina Aralar. Yan, thank you. At kay siyempre kay Maria Teresa Makaraek. Thank you po sa inyong lahat. At sana
Dun sa mga sasali sa atin sa giveaway ng soyless mixture, guys, comment down below nila kung anong halaman ang gusto nyong itry dito sa ating soil mix na soyless mixture. Yan, ang gulo. Medyo nagugulo na ako. Medyo lutang pa ako, guys. Pero sa ating lahat, see you po sa ating giveaway. I-announce ko po yung giveaway kung sino yung mga nanalo sa ating next live na mangyayari next week, Saturday. Yan, Saturday ng mga afternoon. Yan, para nandyan kayo. Ang mangyayari na po na yun, bunutan dun sa mga nag-comment. Pero, syempre guys, i-check din natin kung nag-like kayo dun sa mga page nila Plantemia. At syempre, yung page ko rin dyan sa Facebook. At syempre, kailangan nakasubscribe din guys. Kaya, ayan, free delivery po. Wala namang problema dun. Kaya, thank you po sa inyong lahat. See you po sa next Saturday sa ating live para dun sa mga giveaway natin ng soil mixture. Thank you. God bless. And syempre, stay safe.